Nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang bahagi ng Camarines Norte at Quezon Province bilang paghahanda sa Bagyong Pepito. May mga banta kasi ng daluyong sa ilang lugar na malapit sa dagat. Saksi live, si Sandra Aguinaldo. Sandra? Patuloy nga ang paghahanda ng Dait Local Government para sa pagdating ng Bagyong Pepito. At kanina ay nagsagawa sila ng forced evacuation, kaya may mga pamilya dito, Pia, na sa evacuation centers na magpapalipas ng gabi. Sa paaral lang ito muna, mananatili ang nasa 80 pamilya na inilikas mula sa tabing dagat sa Dait Camarines Norte. Nagpatupad kasi ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan sa ilang barangay doon. Ayon sa Dait MDRRMO, kinalikas ang mga residente dahil sa banta ng storm surge o daluyong na posibleng umabot ng 2 hanggang 3 metro sa susunod na 2 araw. Pero dahil gabi na, ipagpapatuloy na lang ang pagpapalikas bukas. Sa Catanduanes, inaasahang tatama bukas ng gabi o Linggo ng madaling araw ang bagyo. Pero posibleng maramdaman ang bagsik ng Pepito sa Camarines Norte na pasok sa cone of probability o uncertainty ng bagyo. Ang Office of Civil Defense 5 puspusan na rin ang kanilang paghahanda lalo na't buong Bicol region ang maapektuhan ng bagyong Pepito. Ang lawak po nitong bagyo nito is 500 kilometers according to PAGASA. So kami po ay naghahanda at ang DSWD po natin ay immediately after the Christine, sir, ay nakapag-replenish na sila ng mga family food packs. At ngayong araw, sir, merong 8 trucks ng family food packs ng DSWD from the Visayas na dadalhin dito sa Bicol para pandagdag doon sa replenishment. Pinapaalalahanan po na maging handa at magingat sa paparating na bagyong Pepito. Nag-ikot naman para magpaalala ang Philippine Coast Guard sa mga nakatira malapit sa dagat sa Lucena City, Quezon, kaugnay sa parating na bagyong Pepito. Tulad sa barangay Dalahican, kung saan sanay na raw sa malalakas na bagyo ang residente. Ang bahay namin dito nung una, nawas out yan, dala sa dagat. Ang mga mangingisda, inahon na mula sa dagat ang kanilang mga bangka para hindi masira. Kanya-kanyang paghahanda na rin ang iba pang residente. Pong gamit ko sa amin, naka-ready na po kanina pang maga, tsaka itinas ko na rin po yung mga gamit namin na pwedeng pasukin ng baha. Ano gagawin mo sa pamilya mo yun? Yun nga po, iyan mo muna po doon sa akin, ate. Papasama upo muna doon sa Laguna. Handa na rin ang mga responder ng lalawigan, gayon din ang mga kagamitan sa mga evacuation center. Bilang pag-iingat, pinag-utos na ng gobernador ng Quezon sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha, pagguho ng lupa at daluyong. At kung may mga residenteng di susunod sa pagpapalikas. Tinalaga na rin ang PNP at ang Army na tumulong sa pagsiguro ng forced evacuation sa ating mga kababayan na hindi susunod. Sa press briefing naman kanina sa NDRRMC, ipinag-utos din ng Pangulo ang dagli ang paglikas ng mga tao mula sa mga lugar na may banta ng storm surge. It seems to be a significant one because if we're talking about 3 meters, that's almost one floor. So kailangan talaga nating abisuhan ang mga LGUs. Sinabihan din ng Pangulo ang DILG na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Kailangan din daw na ma-deploy na ang mga emergency vehicle, heavy equipment, rubber boats at air assets ng gobyerno sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Pia, sariwa pa sa alaala ng mga residente dito yung bagyong nagdaan, yung Christine at maging yung Ulysses noong 2020. Kaya po, may mga kababayan tayo dito na talaga naghanda. No? Meron isang malaking grocery store dito kanina na nakita ko halos wala ng tinapay. At meron din po mga kusa na ring lumikas. Katunayan, Pia, ay punuan na pati yung mga hotel dito. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Ako po si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.